Salamat, amazing Fidelis, Mr. Longshot. Receive ko na ang pinatama mo sa akin. More power. Sa mapagpalang umaga sa iyo, Bossing Daguman Fidelis, una sa lahat, ipapasalamat ako sa pinatama mo sa akin. Na-receive ko na ang 3,000 pesos na yung tama ko last Friday. Maraming salamat sa iyo. Salamat, Mr. Amazing Fidelis, Mr. Longshot. Tanggap ko na yung tama natin sa pipay. Kaya maraming salamat. So, sa mga bayang kamista, gusto nyo mag-join sa group chat namin. Message nyo lang. Nagulang Fidelix sa Messenger. Then, pwede na kayo mag-join. So, again, good luck sa lahat. At sana, maraming pa tayo tama. Okay. Magandang umaga, mga ka-Longshot. Nagbabalik ang inyong lingkod, Amazing Fidelis, Mr. Longshot. Nandito po tayo ngayon upang ibigay natin ang aking race analysis para sa araw na ito ng Miyerkules, October 9, 2024. So, meron po tayong pitong karera muli ng Metro Turf Race. At bago po ako magsimula, gusto ko lang po kayong pasalamatan sa inyong pagbati sa akin at yung mga nagme-message ng pasasalamat and bumabati ng congratulations din ako sa inyo dahil nung last Sunday race na kung saan meron tayong 5 races lang, no? Yung pick 5 na ginawa natin o yung binigay ko dito na race analysis ay tumama po. So, sa aming grupo, lahat po ng sa aming legit winner take all Bakasan group chat, lahat po na nagbet ng araw na yun ay tumama ng pick 5. So, sa maliit na puhunan, no, 144, napagbagian po natin yun. Okay, so ngayon, gusto ko po kayong anyayahan muli. Ang karera po natin ay magsisimula ng alas 5 ng hapon ngayong Miyerkules. At kami ay magka-cut off ng 3 o'clock. So, mas maganda, mas maaga, total, nanonood naman na kayo ngayon, i-message nyo na ako, Dagunan Fidelis, sa Messenger, search nyo lang sa Facebook. At sasabihin ko sa inyo, kapag nag-message kayo, kung paano kayo makakasali. At the same time, ngayon po ay may bakasan kami sa winner take all. At ito po yung mga ibibigay ko dito, ito po yung mga top race analysis ko, na kung saan pwedeng mag-iba pa sa loob ng aming group chat ang aming magiging taya dahil mas marami kaming long shots na pwedeng maisama dito sa analysis na ito dahil sa aming bakasan. So dito, ibibigay ko lang muna po sa inyo tulad ng nakagawian ko ay yung talagang best of the best na ibig sabihin kasama na doon. So again, I'm inviting you all. Search nyo sa Facebook, Dagunan Fidelis, at i-message nyo ako sa Messenger. At sasabihin ko sa inyo how to join our legit winner take all Bakasan group chat. So again, congratulations sa lahat ng nanood. Actually, more than 2,000 views tayo that day. And kung tumaya lahat yun, napakarami yung tumama. At ganun din sa aming grupo. So, binabati ko rin po, no, lahat ng mga bagong members na sumali this Wednesday. Actually, natanggap na sila at bumapas na rin po sila sa winner take all ngayon. Good luck sa ating lahat. So, ito na po yung aking top choice para sa araw ng Miyerkules. So, message niya, Dagunan Fidelis sa Messenger.
bago mag alas 3 o mas maganda ngayon na, mas maaga pagka nanood kayo at na makasali kayo sa aming bakasan. So, winner take all, magsisimula ang race 1. So, 1,400 meter race to, no? And 3-year-old above maiden race. Alam naman natin, kapag ganitong above maiden race, 3-year-old, talagang nagkakabulagaan yan. So, milyahe ang laban. Napupusuan ko dito na kunin sa dalawang pili ko. As usual, hindi tayo magbibigay ng napakarami dahil unang-una, sabi ko nga sa inyo, mahirap magpahula. At the same time, hindi tayo manghuhula sa Quiapo. Analyst po tayo. So, ito, number race 1, number 2, American Ford. Sasama ko yan. At yung numero 6, na true story, na sasakyan po ng aking, one of my favorite jockey, John Paul A. Guse. So, 2 and 6 sa race 1. Race 2, start ng inyong pick 6, 1,200 meter sprint race to. Ito, kung nagtitipid kayo, bigyan ko na kayo ng paningil. Doon na tayo sa 8, J.R. de Ocampo. So, I think kayang-kaya ni J.R. de Ocampo itong banderahan na to at ang ganda ng pole position niya dahil 1,200 meter, classification 5 pa, 6 to 10 split, eh maganda rin ang ranking niya dito. So, para sa akin, pwede nang isingle yan. Pero kami, meron kami pang long shot dyan. Sikreto yon sa bakasan. Kaya mag-message kayo at malalaman nyo, di ba? Siyempre, at the same time, makapasama kayo sa dehaduhan. So, race 2 sa nagtitipid, single na yan, yung number 8, Etnad. Race 3, pick 5. Yun nga pala, no? Sa aming winner take all bakasan group chat ngayon, ang mga bumakas ay mayroong libreng bet ng pre-pick 5s. Akong gagawin para sa kala at ibe-bet sa pass bet at ganun din, Race 7, forecast. Libre din po yun sa mga babakas ngayong araw na ito. So, race 3, start ng pick 5. So, sa mga kagrupo ko, libre kayo sa pick 5 na to, no? So, another single for me is Gojigo. Sasakyan ni RC Tabor, no? Actually, subok yan sa ganyang takbuhan din. Mabilisan lang to, eh. So, pwede na yung single si, ano, si Gojigo, number 1 sa race 3. Race 4, ito maganda rin, ano? Actually, race 3 parang may gusto kong isama, eh. So, sa hindi kayo nagtitipid, sige, added to para sa inyo, baka madihado pa, race 3. 1, Gojigo, sabi ko sa nagsisingle, kung kaya naman ang kapital nyo, pwedeng gawin yung dalawa, isama nyo yung 5, malita. Okay? So, race 4, ito, naturally, gusto ko isingle to. Yung number 3 na Eyes on Sunrise ni J.R. de Ocampo. I think this classification 5 split placers, talagang medyo iba dito, tinalo na niya, eh. So, yun po yung pan-single din na isa sa mga pwedeng gustong magtipid at kulang sa puhunan. Pero kung kayo ay pupunta sa amin, makakabakas kayo, meron akong isang pang long shot dyan na syempre, proteksyon ko naman para sa mga members at bumabakas na maging confidentiality din yun sa kanila dahil unang-una sila ay nagtiwala. Okay, race 5. Punta tayo sa race 5. Ito, last DD1, no? Another sprint race. So, kukunin ko dito dalawa. Uno, Tenacity ni John Alvin Guse. At yung numero 3 na paborito kong long shot. At ngayon, long shot na naman siya. O yan, no? Hindi ko na sinikreto. Dahil alam niyo naman, nung pinanalo ko yan, talagang long shot na long shot. At napakalaking kabayo nito. At napakausay bumandera. Auspicious, number 3. So, 1 and 3 sa race 5. Going to race 6, ha? Last double, 1,200 meter. Dalawa rin ang panguha ko dito. Unahin ko yung numero 4, attractive force, na sabihin sa inyo, na pag-aari ni Mr. Abalos. At yung numero 7, no? Na Sonic Clay, ni Jeff Bakaykay. So, silang dalawa po ang aking pili dito.
So, last phase. Okay, my favorite at pre-forecast para sa mga bumakas sa akin dito. Well, I guess, mapakagulong karera nito. Pero sa atin, yung forecast na yun, eh, ibibigay ko ng libre para sa mga bumakas ng winner take all sa aming winner take all legit bakasan group chat. So, here, ibibigay ko lang sa inyo, palagay ko, papatok yung numero 8 na extra addition. So, kung mapapansin nyo, si Auspicious, sinakyan ng ibang hinete, pero nakakabit naman sa quadra ni Kelvin Abobo, extra addition. So, papatok yung 8 dyan. Yung panigundo na pwede nyo rin kunin dyan, palagay ko, magiging sikreto ngayon para sa aking winner take all legit bakasan group chat. So, I guess, hanggang doon na lang muna ngayon. At the same time, I'm inviting you all bago mag-alas 3 sa episode. Kaya abang nanonood ngayon, mag-message na kayo sa akin, Amazing Fidelis, Mr. Longshot, para mabuo na yung longshot nyo na risk analysis ko. And be a member of our group na madalas tumama. So again, this is your Amazing Fidelis, Mr. Longshot, signing off. Happy racing and good luck. Mag-message na, Dagunan Fidelis. Search nyo sa Facebook and message me sa Messenger.